Hello mabuhay! My name is Trimming Saginsin and welcome to my YouTube channel. Well, ngayon po ay May 27, Thursday. At nandito ulit ako sa aking munting hardin. Kung saan ako ay merong sagradong lugar na naka-private ako, ika nga. At sobrang init. And it's been a long time na hindi ako gumagawa ng vlog. Kasi po ay naubusan ako ng iba vlog. Ayun. Pero this time naman, naisip ko na ipakita sa inyo ang isa sa mga tinanim ko na ornamentals na finally ay tumubo naman. At ito yung tiyatag na coleus, or another term na mayana. So, hindi ko na, wag na po tayo maging specific kung anong term, kung coleus or coleus. Basta alin na lang po sa tatlong yun. At ito po ay ang, yun nga, ito yon, tininim ko siya at it is really a struggle. Wow! Sa marami po itong tininim ko, pero ang tumubo ay, kung makikita nyo, 1, 2, 3, 4. Tapos may tumubo pa dito na hindi ko alam kung anong halaman ba ito. So comment down below kung ano bang halaman ito. Kasi nako-confuse din ako. Tapos yun po, yun nga, tinanim ko ito nitong April 5. Ayan. At May 27 na ngayon. So more than 1 month. At sobrang hirap palang magpatubo ng coleus or mayana. Akala nyo lang po malaki sa camera, sa video. Pero ang liit, medyo, ano, sakto lang naman yung paglaki niya, pero itatransplant ko na po siya dahil sa para mas lumago siya. And nga lang, and hopefully, alam naman po natin kapag tinatransplant ang halaman, dun siya naging medyo critical kasi syempre panibagong adjustment yung sa halaman. It's either mabubuhay siya or mamamatay. At yun nga po yung ornamental, medyo nag-struggle ako dun. So, ang hirap. Kasabay nito sa binili ko sa Lazada, nitong coleus ay yung marigold at saka sinia na ginawan ko rin ng vlog at mapapanood nyo dito sa aking YouTube channel. So, yun po. At ito po yung binili ko sa Lazada na coleus. Mga 3 times na ako nagtatanim nito. Siguro 3 times or 4 times. Tapos ang instruction kasi dito ay kailangang itanim mo siya sa soilless, ganon. Eh, ang mahirap naman kasi kung ano lang yung available dito na lupa na meron ako, dun ko lang tinatanim. Kaya lang, ang problema, talagang walang tumutubo. And then, maswerte naman ako kasi, eto nga po, nung tinanim ko dito sa lupa na to, dito siya tumubo. And actually, tinatry ko nga po na gumamit ng mga lupa na pinaggamitan ko na kasi kumbaga may mga sustansya na yun kaysa yung bagong lupa na kumbaga wala pang mga sustansya yun eh. Kaya lang, yun nga po walang tumutubo at dito lang tumubo itong coleus na ito. At marami po yung tinanim ko dito, yun nga lang, 4 lang ang tumubo tapos meron pang isang ito na hindi ko malaman kung anong halaman ito. Binili ko to sa Lazada, sa Ramgo Store. Kung hindi po ako nagkakamali, ay 70 pesos ito. Papakita ko sana yung itsura ng laman ito, kaya lang, naubos ko na pala. Wala na pala siyang, wala ng laman. Naubos ko na pala. Ang itsura po ng mga buto nito, para siya ano yung dinurog na paminta. Ganun kaliit. Sobrang liit ng mga buto nito. Tapos, pag tumutubo naman sila, as in super duper liit, medyo nakakaproblema din ako kasi medyo malabo na din yung mata ko. So, kapag titingnan mo sila, as in, ang hirap. Napakaliit. Katulad po nito, may tinanim ako dito at hindi nyo halos makikita. May tumutubo dito. Asan ba yun? Eto, as in super duper liit niya.
Ayun. Tapos kapag habang lumalaki po ito, kumbaga, slowly but surely. Kaya 1 month na, ganito pa lang siya kalaki. Kumbaga, kung sa mga gulay ito, yung 1 month, malaki na. Ito, hindi po eh. Kumbaga, katamtaman pa lang siya. So, yun po, nag-decide na nga akong i-transplant siya. And dahil medyo maselan nga po yung halaman na to, so mabuti na lang, minakita akong bilihan ng mga lupa. Kasi ang isa sa mga problema ko din, yung lupa na ginagamit ko. Kaya hindi ako nagiging successful sa mga tinatanim kong halaman na it's either may namamatay or may nabubuhay. Kasi yung ginagamit kong lupa ay binibili ko sa FB. So ayun, tapos hindi ganun maganda yung lupa na dinadala sa akin. It's either parang basa-basa, tapos medyo maputik. Tapos pag hinaluan ko ng loam soil, kumbaga parang nagiging clay siya. And then kanina po, nagbayad ako sa bayad center. Tapos malapit doon, meron doon bilihan ng mga halaman. And then, at nag-try ako na baka meron silang garden soil. At meron ako nakita doon 30 pesos isang supot. So ito yon, papakita ko. So sabi po ng binilhan ko, ready to use na daw ito. So ito po yung gagamitin ko para makita ko kung lalaki ba ng maayos tong coleus na itatransplant ko. Kasi itong halaman na to, ay itong lupa na to, meron na siyang ipa na ano, mix na po siya. Kasi yung, yun nga, yung binibilhan ko kasi, hiwalay po, it's either loam soil or garden soil. Or, I mean, loam soil or lupa. Tapos minimix ko pa. Ito po, sabi po ng binilhan ko, ay ready to use na siya. Well, sana nga ay ready to use na siya. So, dito ko po itatransplant yung coleus na, yun nga po, na ililipat ko sa lupa. So, eto na po ang coleus na trinansplant ko. Apat po sila, ayan. Ito pong isa ang may kulay, ayan. So, kumbaga yun po yung pinakamaganda sa apat. Pero sa kanilang lahat, ito po yung pinakamalaki. And then, ito po yung pinakamaliit. So, ayan, ginamit ko sa kanilang lupa yung garden soil na binili ko nga kanina. And hopefully ay talagang ready to use na siya. Kasi po doon sa loam soil na binibili ko noon, actually nakalagay din po ay ready to use. Pero actually hindi po siya ready to use. Kailangan mo pa siyang haluan ng lupa. Pero sana po this time ay totoo na po na ready to use na nga po itong loam, na itong garden soil na nabili ko. So ayan po, and next week ay babalikan ko ito kung ito ba ay lalago ng maayos at sana nga ay mabuhay sila dahil sa, yun nga po, kaya po ako nagtatanim ay tinitinda ko po yung mga halaman. So ayan po, and ito po yung malaki, nilipat ko na rin, trinansplant ko na rin. Kung anong mga halaman nito ay hindi ko alam, pero sana nga coleus din ito. So, yun po. And, ayan. So, babalikan po natin ito next week. Ngayon po ay June 12 na. At ito po yung kinalabasan ng tinanim kong mayana nitong May 27. So, lahat po sila ay nabuhay. So, after 2 weeks and 2 days, ayan po sila. Nakasurvive silang lahat, silang apat. Pero lang po yung isang tinanim ko na hindi ko po alam kung ano. Kasi po, hindi po garden soil ang ginamit ko sa kanya. So, legit po na garden soil ang aking nabili. So, maganda po siya dahil lahat po sila ay nakasurvive. So, ngayon ay June 20, Sunday. At after 1 week, bibigyan ko ulit kayo ng update tungkol sa tinanim kong mayana
nitong April 5. So, after mga more than 2 months, ito na po yung kinalabasan ng Tinining Kong Mayana. At ito na po yung pinaka-last na update ko. Kumbaga, pag lumaki na po yung Mayana, gagawin po natin ito ng part 2. So, ito na po ang Mayana. Ayan po siya. So, ang taas po niya ay lampas isang dangkal ko, ng daliri ko. Ayan po. So, lumalaki naman po siya. Yun nga lang, slowly but surely, sabi ko nga po. Pero, kumbaga sa akin, okay lang na mabagal ang paglaki nila. Basta importante, huwag silang mamamatay. Ayan po. Tapos, dito, tinanggalan ko siya ng 2 pirasong dahon kasi napansin ko po na parang nalulukot yung medyo nagiging ano, natutuyot yung dahon niya, parang mamasa-masa po, hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung dahil basa nung nag-spray ako ng calcium fertilizer, nabasa ito. So para hindi na po magkahawa-hawa, ang ginawa ko po, tinanggal ko po yung 2 dahon nito at mabuti naman po ay buhay pa rin. Kasi sa 4 na ito, yan ang pinaka-favorite ko kasi yan ang may kulay. Ayan po. Tapos ito, siya yung sa 4 na ito. Ito yung pinaka-malaki. Mas malapad ang dahon niya. And then, sumunod ito. Ayan po. Sinusum in ko lang po. Nilalapit ko lang po yung camera ko ha. Pero hindi po yan sobrang laki na dahon. Maliit lang po yan. Ayan po. Ganyan lang po. Tatamtaman lang. Very slowly ang paglaki nila. Tapos ito po. Ayan. Ito yung pinakamaliit. So, ayan. So, sa mga gusto po magtanim ng coleus or mayana, kailangan lang po talaga na tsaga-tsaga. Kasi, yun nga po. Hindi mabilis ang paglaki nito. At the same time, kailangan makahanap kayo ng lupa na as in hiyang yung coleus. Dahil maselan nga po sila. Sa dami nga po ng tinim ko, ayan, 4 lang ang tumubo. So, maswerte na rin po ako na may tumubo sa kanila. So, ayan po, gagawin ko po ito ng part 2 kapag super laki na nito. And sana, magtuloy-tuloy po. Huwag silang mamatay. So, hanggang dito na lamang po. And thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko dito sa Coleus or Mayana. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!